Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 810 AM. Remember, it's free on all mobile devices. Ako po si Banat Bay sa programang Trending News from 2 to 3 p.m. sa Radyo Bandido TV. Simulcast on DZRJ 810 AM. Sky Cable Channel 224. TV Plus Boxes and Free-to-Air TV. Facebook.com/DZRJ810AM. At YouTube channel RJ News PH. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Mapapakinggan at mapapanood sa Radyo Bandido TV. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapakinggan sa DZRJ 810AM at panoorin din sa inyong mga TV Plus at channel 224 ng Sky Cable. Isabay nyo rin sa facebook.com/DZRJ810AM at YouTube channel RJ News PH. Abangan sa mas pinalakas at mas pinalawak na orihinal na sumbungan ng bayan. Isumbong mo ay Tulfo. Ako po si Jimmy Morato. Inaanyayahan ko po kayong hanggang sa nakita po police, bumulot ng baril. Yung Michael lang na bumulot ng baril. At pinalo sa akin, dito malo, sa ulong, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano kaya ang pagkaramdam ng mga mismong biktima na susumbo sa amin? Malas ang talaga ng nabibiktima. At nagpakita na ang police na mukhang kapre. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Simula ito nung mga 92 programa na binuo ni Mon Tulfo na pool. Mga krimen at anomalya ay lahat sa pool. Walang mintis, lahat pasok. He never acted like a fool. Ito ang unang sumbungan ng bayan. Di mo nakakailangan kung mag-alinlangan. Handang-handa kang tulungan hanggang ikay na sa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsilbing kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muli nagbabalik. Ipinasasaan na pambwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakamoy. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo! Hanggang sa nakita po. Ayan, magandang hapon! Ayan, isumbong mo kay Tulfo na. Ngayon po ay September 1, unang araw ng buwan ng Setyembre. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Mang Tulfo, ang original na sumbungan ng bayan. Ayan. At nasa labas, may pina-follow up na storya. Yes, nag-field work ang ating Kuya Bon. Expected ko na tumawag siya para mag-report ko kung ano yung... Yes, susubukan niya Kuya Mo na makatawag sa atin para makasama natin siya. Ma-update din niya tayo dun sa lakad niya. Ayan, samahan niyo po kami ha. Isang oras po tayo. Serbisyo publiko. Buksan niyo na ang inyong mga... Dito Kuya Mo eh, habang may mga complaint na tayo nakapila, binubuksan namin yung TV, hinahanap natin yung ating channel. Doon ka ngayon sa Japan sa opisina. Andito ako sa office? Dito sa bahay. Mm-mm. Nasa gym ako ng bahay. Yung ng bahay ko. Yes. May yung aking gym. Tapos yung kita niyo sa likod, yung painting ng umaani ng mga farmers. Yan. High-tech di ba Kuya Mon? Pinamo mo, pwede na tayong magprograma sa radyo kahit magkahiwalay tayo. Pero iba pa rin yung nasa istasyon? Nasa studio, correct. Studio. Channel 224 po sa inyong mga TV, TV Plus. Channel 224, samantalang sa Sky Cable ay nasa channel 25 po kami. Tapos yung inyong mga Facebook,
buksan nyo na po sa www.facebook.com/DZRJ810AM. Ayan. Ano ang makasumbong natin ngayon, Alin? Yes, ang mga naka-line up natin, Kuya Mon, ha? Ito yung mga ito yung unang sumbong natin, reklamo laban sa employer. Employer na naman ang sinusumbong dito dahil daw may mga pinakakaltas daw si boss dun sa mga sweldo nito mga empleyado na hindi naman daw malinaw. Ano ba yung kinakaltas sa kanila? Eh wala na doon natitira eh. Minimum wage daw itong mga ito eh. Oh, mamaya ipapaliwanag sa atin ni Amo. Ano ba yung mga kinakaltas na yan? Mamaya tabayaran niyo yan. At meron pa tayong OFW na naman, Kuya Mon. Marami sila mahigit 20 na mga nagkakalkal na naman doon sa Saudi. My God. Wala na naman makain, pinabayaan na naman doon noong kanilang employer at agency. Mamaya, matutunghayan din natin yan yung kanilang sumbong at ang action. Yung OFW natin na nasa ibang bansa pa at nawala ng trabaho, hindi naman makapagbalik sa atin dito. Yes. Mm. At meron din tayo, may sumbong. Ito. Isang complaint natin, tibok. Ngayon, tibok. Tamoy. Oh. Nireklamo niya, abay ginulpi-gulpi daw ito ng isang barangay Tanod. Oh. Diyan ho sa may Bula, Camarines Sur. Oy, kahit tomboy eh, babae pa rin ito. Diba? Pinatulan ng mamang Tanod. Ito naman mukha siyang lalaking lalaki. Baka nag-aasta, no? Sige, oh, mama. Oh, mamaya malalaman ho natin ang kabuuan ng mga sumbong. Meantime, Kuya Mon, dahil uno ngayon, Setyembre, unang araw, bare month na. What's na kaya maririnig na natin yung mga Christmas song? Yes, Carol. Kumanta na kaya daw kanina si ano, si si Joe Marie Chan. Unang-unang, basta brain ma, brain na yan. September, October, November, December. Lana, that's why we have the longest Christmas season in the world. Kasi yes. Kasi Nero yan. Correct. At sana nga po, irigalo na sa atin ni God na maging maayos na ang lahat. Bumalik tayo sa normal. Ang Kuya Mon, yun ang gift sa atin. At inaasahan natin yung magkaroon ng vaccine. Vaccine. O kaya humina yung virus. Mutate into a weaker type. Correct. Parang, parang magiging kuwan na lang. Parang common cold. At kagabi o kahapon ba ito, Kuya Mon, in-announce ni Pangulong Digong na Modified Enhanced Community Quarantine, MECQ na naman tayo. 30 days. Tinatawag na alphabet soup. Maraming ECQ, GCQ, MCQ. ECQ. Pare-pareho na lang yan. Basta mag-iingat na lamang ho tayong lahat. At isa pang balita, Kuya Mon, ha? O yung kaibigan mo. Siya na ngayon ang taga PhilHealth. Congratulations. Nangyari diyan na pinakamagaling na nangyari diyan ay i-appoint si dating director Giran. Ante Giran. Giran sa PhilHealth dahil nung siya ay NBI director, napaka-honest niya. Matanggap yan. Sabi ko nga eh. Yan. Ito dahil pag may mga sumbong sa atin, ina-action na niya, tandaan mo. Correct. Maraming mga NBI. Madali. Yung mga dati. Madali. Madali tayo nakakalapit sa kanya, Kuya Mon. Right. Yung mga dati niya tauhan sa NBI.
puring-puri siya. Sabi niya, Mon, yan isa sa mga pinakamalinis na direktor. Ngayon, Director Giran or President and CEO PhilHealth, di ba? Yes. Isa pong abogado at accountant, right. Certified public accountant. No. Eh, hindi mo mabibilog yung ulo niya. Magaling yan, abilang. Magaling abilang yan. Mm. Mga account dyan sa PhilHealth. Alam mo, sabi niya sa akin, tulungan mo ako, Kuya Mon, na paano ba ito kung baka marami kang mga sources, marami kang magpapagtanungan dahil marami kang alam, eh tulungan mo ako rito malinis natin ito. Ay sabi ko marami akong mabibigay ng mga input sa iyo. Correct. Yeah, malilinis na ngayon yung PhilHealth. Malinis yan pag andyan si Duque. Andyan si Duque, mga kaibigan. Si Health U.S. Secretary Francisco Duque. Mm. Dahil siya yung masimuno dyan eh. Yung kalukuhan dyan. Siya yung masimuno. In fact, nagsimula yung mga kalukuhan sa kanya. Natatandaan mo yung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo? Thank you, Francisco. Noong siya yung nag-issue ng yung mga health cards? Oo. Yung para sa mahihirap. Para sa kandidatura ng Pangulong Gloria. Yes. Eh ngayon ala naman ang nangyari doon. Yung PhilHealth kasi ay gatasan yan ng mga health secretary. Mm-hmm. Sila kasi, ang PhilHealth kasi, mga kaibigan, ay under the Department of Health. Yung department o yung health secretary ay ex officio chairman ng PhilHealth. Mm. Ayan. So, good luck. Good luck kay Attorney. Paano ba natin siya i-address? President CEO. Pero si Dante Gira naman ay hindi naman na keen sa mga pagtitulo eh. Mm. Gusto nga niya, Dante lang eh. Ayaw niya ng mga title. Ang lalaki ng mga ulo, kailangan na sa tawagin siya ganito, tawagin sila ganito dahil sa kanilang pinanghahawakan na opisina, kailangan ganito ang tawag. Honorable. Ha? Honorable. Dishonorable. Napaka-soft-spoken pa niyan, no? Ha? Napaka-soft-spoken. Soft-spoken. Mm-mm. Makikita mo kung sa kanya yung sinseridad ng tao, sa mata niya. Makikita hindi agaw eksena. Ha? Hindi agaw eksena. Hindi, mang naagaw na eksena yan. At saka, ang tawag dyan eh, yung low-key. Yun. Ayaw niyang maaari, ayaw niyang magpahalata. Yung NPA director yan, hindi mo siya sabing utos ng utos. Hindi. Siya mismo. Ano kaya sa pa kaya siya ang napili, Kuya Mon, nasa palagay mo? You know why? Mm. Siya yung araw pa dapat yun ng si Gerald. Mm-hmm. Dante Gerald ay ginugroom sana sa Bureau of Customs. Ah. Malinis nga siya. Ayaw niyang tanggapin. Ayaw niya, sabi niya, please ayaw ko diyan dahil baka marami akong matapakan na, yes, na mga paa. Oo. I might step on many toes, yung mga matapakan daw niya. Mm. So biglaan siguro ito, no? Itong sa PhilHealth na to, hindi inaasahan. Kung nabalitaan ko, tinawag ko agad siya, sabi niya, Kuya Mon, I'm still in conference with the president. Kasi nung tinawagan ko,
So, ako nag-congratulate ko na siya. Kare-retire lang kaya yan sa NBI, di ba? Napaka-kuha niya, napaka-honest, di ba? Sana ma-uncover niya yung mga yung mga kalukuhan niya sa PhilHealth. Ang sinasabi yung mga sindikato. Alin na ang isa sa mga recommenda ko na maging consultant niya ay si Dr. Dineros. Ah, Dr. Gil Dineros, yes. Gil Dineros na galing dyan sa PhilHealth. Galing na siya dyan, correct. Board member siya dati. Board member siya, kaya lang inalis siya nung Secretary of Health noon. Sino ba yung umag ng Secretary of Health na yun? Inalis siya dahil ayaw niyang sumunod sa pera. Kitaan. Yes. Oo nga. Ayan. Anyway, good luck, no? Good luck, Kuya Mon. Kaya Attorney Dante Geran o President Dante Geran dyan sa PhilHealth. Magtagumpay ka dyan, Dante. Dahil kailangan ka ng bayan, kailangan na malinis yan. Kasi kung hindi, mababankrupt yan. Wala nang... paano na inaasahan ng mga kabayan natin, mga na-hospital? Yeah. Iba yung mga may hirap. Alam mo, Medicare galing yung Medicare nung araw yan. Medicare, oo daw. Oo. Kawawa naman. Pag kawawa yung mga may hirap na na-hospital, dahil wala silang PhilHealth. Ngayon nga, nung nabalitaan, pumutok na naman yung balita na milyon-milyon yung mga nawawala. Abay, nag-alala yung taong bayan, Kuya Mon. Paano na daw sila? Paano yung mga hinuhulog nila? Alam mo, kung ako lang matutupad dyan, isa sa China, yung mga ganang binabaril na, pinagbabaril ng gobyerno, ina-execute, binabaril sa ulo, di ba? Pagkatapos, yung balang ginastos sa pagbaril sa ulo, ay sinisingil yung pamilya. Ganun ang China. Ah, ganun ba? sabi ko nga eh, pag yung mga corrupt na ganun ka-corrupt na, eh dapat execute. I-execute siya. Eh marapit pa yung due process of the law. Walang mangyayari. Kaya, di ba, dami na kakalusot. Ayan. Sa PhilHealth, so good luck sa inyo. Ang building mo ng PhilHealth, nariyan lang ho yan sa may Shaw Boulevard. Dati nating opisina ko yung mo, di ba? Dati nating opisina. Sa ano bang sila? Kasi nasa City State. Nasa third floor tayo o nasa fourth floor noon? Nasa fifth tayo noon. Fifth floor, yung higher floor sila. Yes, ninth hanggang marami silang floor eh. Correct. Ninth pataas yung kanilang unit doon na opisina. Yun, yung mga problema po sa PhilHealth, huwag na kayong mag-agam-agam, huwag na mag-alala. At ito'y inaayos na po ang lahat. Ano ba, kumbaga eh, linis-linis, maglilinis. Eh, maraming lilinisin si Director Geran dyan. General cleaning ito. Mm-hmm. General cleaning. Kailangan na yung walis mo, matibay. yung walis. Oo, tapos yung mga kalat na makukuha niya, ibaon. No? At yung mga cobwebs. Yun. Maraming alikabok. Oo. na dapat alisin. Ay nang gagamba. Diba? Yes. Ayan. So, good luck po ulit. At yun. So, wala na muna pa tayo masyadong iisipin. Antayin natin. Tignan natin ang kalidad, no, ni Attorney Geran dito ho sa PhilHealth. Nothing to worry, sabi nga ni nanay kanina, huwag daw mag-alala. Alright, sige Kuya Mon, umpisahan na natin ang ating public service. Gusto ba unahin natin yung kay Tibo? Yung Tibo. Gusto mo si Tibo? Unahin natin ito. Basta yung mga Tibo, yung mga kaibigan ko Tibo, pag nag-iutihan namin, alam mo nila yun. Alam niyo ba ibig sabihin na nun? Alam nila yun. Basta di ba makakit. Gusto nila yun.
Alright, dumulog sa ating himpilan Kuya Mon yung kanyang ate, si Ate Linda, para ito sa kanyang kapatid. Yes. Ang pangalan ni Tibo ay Faye. Babae. Si Faye. Sa gabi kaya, ano kayong pangalan nito? Pilino. Oo. Ay, dumulog sila sa atin para humingi ng tulong si ate dahil ang kanyang kapatid na si Faye ay ginulpi daw ng barangay tanod na si Joseph Embuestro. Diyan ho yan sa may San Roque Bula, Camarines Sur. Oo. Sige nga, panoorin at pahinga natin ang sumbong ni ate o nitong si Faye. Narito po. Sa nagsimula yun, bakit nauwi sa pang hahataw sa'yo ng tubo? Hindi ko naman po siya mapinaano. Ano lang po, siguro nakapagsalita po ako ng mataas na nalimus po siguro sa akin. Tapos bigla lang po ako pinamukot. Dito po sa may tubo. Patingin ako. Hindi po po kasi bad. Kasi po lang paano na. Nanana po kasi yung ito na lang po yung natitira pagkakabot. May pasapa ba? Meron ba po dito sa ito na lang po yung natitira kung pasapa. Hindi ko na po naalala kung ilang yung nagtag po po yung ano yung dito po na may ito tapos yung dito po sa may tapos nakalimutan po ako at ang sabi nga, iaakit na daw nila yun. Kakasuhan ka na daw nila ng direct assault. Ano masasabi mo doon? Sabi ko, bakit po direct assault? Hindi ko naman po siya sanggan. Hindi ko naman po siya nakapangat. Bakit po direct assault? Kaya ko lang po yung nasaktan. Gusto ko lang po kasi magpatuto sa kanya. Lahat po ako, pero po kasi. Pinagpapalo daw, Kuya Mon. Itong si Faye ni Tanod. Direct assault. Lumaban ba? Wala nga, direct assault. Mayroon bang assault yung direct assault? Ang alam ko, assault upon an agent of a person in authority. Yan man, yun lang sa batas eh. Yun yung parang pag lumaban ka, di ba? Nilabanan mo sila? Kagayon yung si Barangay Tanod. Si Tanod. Ang person in authority ay yung barangay captain. Kaya kasi nakukuha niya yung kanyang power, kanyang kapangyarihan sa barangay kapitan. Kaya assault upon an agent of a person in authority. Siya yung ahente, agent siya of a person in authority. Yun. Yung pong sumbong na yun kanina ay galing pa ho yun sa Bicol, kaya hindi ho masya, via messenger ho yun, yung kanyang pagsusumbong. At ngayon naman, video ang makikita natin, Kuya Mon, nung witness. May nakakita. At na-videohan pa raw yung pangyayari. Aba, maganda yan. Kaya ba yung sinasabi natin, di ba, Alin? Yes. Kapag meron sila nakitang kakaiba, yung mga pang-aapi sa kalye, yung mga dalhin sa atin at kapag maganda yung video ay gagandipalaan natin sila. Correct. Aba, tubo, tinutubo daw pala. Tinutubo pala itong si Faye. Pinagambalos daw ng tubo ni Kagawad, ay ni Tanod. Tubo. Sige nga, pakita natin yung video na yan. Narito po. Nag-uusap silang dalawa yung sa labas. Hinayaan ko lang, sabi ko, ay nag-uusap lang naman yung dalawa. Mga ilang minuto, inanood na, binidyo ko na silang dalawa. Naglalakasan na ng mga boses, sabi niya. Sabi ng pinsan ko na, anong problema mo sa akin? Sabihin mo kung anong problema mo sa akin para para malinaw tayong dalawa na wala yung ilangan, walang problema sa isa't isa. Mm-hmm. Tapos bigla na lang siyang pinukpok. Ano yung dala nung tanod?
yung ano, yung batuta niya, malakas na malakas po yung pangalawa, pangatlo. Mm-hmm. Doon po yung sa baba yung malakas na yung sa paa, sa tuhod. Pagkatapos nun, ano nangyari pa? Umalis lang po siya. Doon lang po siya. Umuwi na po itong ano, yung pinsan ko. Doon, papunta po doon sa kapatid niya. Nagpaano na, nagpatulong na. Mm-hmm. Yun! Sa TV natin, Kuya Mon, ha, nakikita nila yung video na yon. Pero sa atin, hindi natin nakikita. Oo, natin nakikita tayong dalawa. Pero doon sa TV, pero sa channel 2. Pero yung reklamo, yung bading ba yun o tomboy? Yung nag-video? Oo, oh, hindi. Yung nag-reklamo, yung nagsasalita. Yung nagsasalita, lalaki. Oh, pero lalaki siya, si Jolen. Jolen. Siya yung naka-tour kasi eh. Ano-ano niya yung tomboy? Wala lang, parang kapitbahay lang yata. Nakita lang niya. Okay. Na pinatutubo. Akala ko, tinubo daw itong si Faye. Mm-hmm. Parang pangit-pakinggan na tinubo. Tinubo? Yung babae. Yung parang pinaghahampas daw. Mm. At yun nga, yung dahilan eh. Parang ano ba yung dahilan dito? Bakit nagkaganon? At umatol, pinatulan. Kahit ba sabihin natin tomboy, Kuya Mon eh. Sinabi na tinuhog. Kahit ba sabihin natin tomboy, babae pa rin yan eh. Oh my, oh. Alam mo, yung sabi nga nila, mas mabuti para yung magulang, pabor pa na bading yung kanilang anak. Kasi pag ibading, naglilinis sa bahay, nanghihingo ng magulang, di ba? Ayos-ayos yung bahay. Yung tomboy, wala makeup, ka ba? Makeup, tulungan. Yung tomboy, nasa labas parang naghahanap ng babae. Ngayon, pagbalik sa... Kasi nakikipag-inuman yan eh. Wala yan, matagal malino. Wala yan palagi eh. Kasi, siyempre, parts. Di ba? Balik, buntis. Ayun! Yun na kaya. Mas maraming na-feel talaga sila. Mas okay na kung naanap niya. Sabi, kaysa sa tomboy. tinawagan natin bilang... Bilang action, Kuya Mon. Ito, tinawagan natin yung kanilang barangay chairman. Oh. Yung punong barangay na si Juan Sabalia para alamin ano nangyari at ano ang ginawa niya action laban dito sa kanyang channel, Juan Sabalia. Sir, ano ba yung nangyari dito? Bakit po naman ang hampas agad ng tubo yung tanod nyo? Nangyari po kasi yan, ma'am. Nasa Maynila ako. Ngayon, pagdating ko dito, na-quarantine ako. Kaya hindi naman ako makapag-asikaso actually. Ito dito ngayon ako sa barangay. Ito nga pinag-uusapan namin. Ide-direct na siguro namin sa korte yan. Direct assault yan sa personal authority. O babae pa rin yan, ma'am. Pero notorious naman dito. Laman loob ng blatter namin yan, paglasing. Ay, ba't hindi na lang ho ikinulong? Ba't ginulpi pa? Hindi ginulpi. Pulis nga, nandun na nga yung pulis. Hindi pa sinulong, nandun na. 11:30 na. Pwede rin po ba namin makausap yung inyo pong tanod, si Jojo? Ay, wala ko ma'am dito naman sa trabaho. Dito yung gabi lang naman yung nandun dito. Pwede mahingi na lang po yung contact number niya? Ay tanongin ko ba kung walang cellphone yun, ma'am? Bigyan niyo na lang kami ng copy ng CCTV para po malaman din namin kung may pagkakamali talaga ito nags- Yun. Ayan, si Chairman ho yan. Kakasuhan daw nila Kuya Mon si Faye. Nagugulo. Eh, parang lalaki na nga talaga. Eh, curfew. Curfew. Sabi nila curfew. Curfew. Mm. Hindi. Hindi sumunod sa curfew. Hindi sumunod sa curfew. Parang narinig ko, nag-inom daw.
Hindi, yung mga, ano ito, tomboy, mahilig yan sa, ano ito, makanap ng babae. Mga happy-happy. Oo, ay, sinawa yata ni Tanod. Ay, lumaban pa daw. O, yan ang nangyari sa kanila. Ala, anong pala. Kaya lang malama, kaya mabuti yung nakukuha natin yung dalawang panig. Hmm. Baka ay, naman, okak. Nagwawala. O, si kuya ate. Kaya kakasuhan na lamang daw ng barangay itong si Faye. Yan ang sabi. Pero ganun pa man, Kuya Mon, hindi lapit pa rin natin ito sa pulis. Sa tanggapan ng pulisya dyan sa Bulan. Oh. Para kung ano pa yung pwedeng magawa dito. Kaya Major, Police Major Hernando Cedo ng Bulan Police Station. Narito na. Anong gagawin natin dito po? Hingin lang tayo ng certificate file action para makasuhan natin yung suspektado. Sir, kailan po kaya po pwede? Kailangan munang papuntahin dito yung complainant sa amin para mabigyan natin ng tamang aksyon. Sige sir, utusan ko na lang pong magpunta dyan kasi yun nandito lang yung kapatid. Ano po? Tapos, papuntahin kung pwede. Kapuntahin po muna doon kay Kapitan para magkahingin sila ng certificate file action. Aha, sige. Kasi yun ang babasayan po natin para mag-file ang kaso. Yun, si Police Major Hernando Cedo ng Bulan Police Station. Alam mo, Alin, bakit gumamit yung barangay Tamod ng tubo? Mayroon naman yung mga yantok lang, di ba? Kaya nga, kahoy lang dapat ba't naging bakal yung kanilang pamalo? Kung bakal, sobra na yan. Mm-hmm. Delikado. Baka kayang-kaya yung Tamod ng Juan. Tomboy. Hindi naman na siya lalabanan no? Kung lasing man. Mahina naman ito, babae. Nako, maraming babae na malalakas, Alin. Talaga, Kuya Mon? Oo. Malalakas. Lalo na yung tomboy. Malakas yan. Biyang babalibag. Ha? Biyang babalibag. Ikaw ba'y napalaban na sa babae, sabi? Mahirap pa ka rin bala ito, boy. Papatayin ka niyan. Yung totoo. Papatayin ka, kalaban ka. Biro mong matutubo o malalagyan ka ng gripo sa tagiriran dahil lang sa dahil yung kalaban mo, tomboy. Magmahal talaga naman. Magmahal. Ayan. So anyway, bahala na po ang hepe ng Bulan. Sila na po paimbisigan nilang maigi kung karapat-dapat ba talagang kasungan itong si Faye o paka o hindi. O pakakawalan na lang. Kapag dyan, Alin, ay mag-imbestiga yung pulis. Yung pulisya ng Bulan. Yes, makakatulong po yung CCTV tsaka yung video ni Jolen. So surrender na natin sa pulis. Yung barangay chairman o barangay captain ay papabord doon sa tauhan niya. Correct. Mm-hmm. Ayan. So abangan po natin. Pagwa-follow up po ang kaso po niya ng may-ari ng kaso na yun si Desa. Siya po si Viola para follow up niya ho ang mangyayari pa sa kaso na yan dyan ho sa Bicol o sa Bulan Sorsogon. Alright? Sige, at mag-break muna tayo Kuya Mon. At sa pagbalik natin, yung mga dalawang kaso pa natin naka-line up dito. At gusto ko lamang munang batiin. Happy birthday! Si Joanna Dia Kaliwag. Ang pagbate ay mula sa kanyang mahal na lolo, Lolo Ding. So, happy birthday! Ayan, sige. Magbabalik pa ako kami makalipas ang ilang paalala. Tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local pulpo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Pulpo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local pulpo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat pa un. Walang mintis lahat na sukun.
I never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kung mag-alilangan. Handang handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Pulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambing. Bold Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isong bumog, Pulfo siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Bold Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isong bumog, Pulfo siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Drink responsibly. Eto na mga suki, fresh na, garantisado pa. Ang gusto ko sa chicken ko, masarap malaman, malinaw lang, sariwan safe. Magnolia! Wala chicken to more. Sigurado! Kalidad na chicken tong timbang, sigurado. Exacto! Magnolia chicken, pambansang manok natin to. Magnolia chicken, salyado, sigurado ka. Sigurado ka! Baby, I'm home! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Ay, balik na ba tayo? Alright, nagbabalik na ako tayo dito sa ating palatuntunan isang bumo kay Tulfo. Alam nyo ba na masama at ipinagbabawal ang pagtatanim ng puno o yung mga halaman ba na matataas ang tubo na malapit sa linya ng kuryente. Ito po ay nakakapinsala sa ating mga paligid. Maaari pong maapektuhan ng inyong mga linya ng kuryente patungo po sa inyong mga kabahayan. Ang mahuhuling lumabag po dito ay may karampatang parusa. Aba, 50,000 pesos ang multa at meron pang 12 months, o tama, 12 taong pagkakakulong. Delikado. Kapag makipagtulungan po tayo upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Isang paalala po ito mula sa NGCP. Ayan. Yung mga nanonood sa atin, yes, Kuya Juan? Paalala po yung mga kuryente. Oh, kuryente. Alam mo ba na sa Marawi, nung araw, ay wala masyadong kuryente. Walang kuryente. Walang kuryente. Malapit na lang sila sa Maria Cristina Falls, di ba? Oo. Oh. Eh. Pero walang kuryente yung Marawi noon. Nung bago yung gera, alam mo bakit? Pag nagtayo raw yung electric cooperative ng poste sa isang lupa, sabihin ng di sisigilin na siya, sasabihin ng Muslim ng Maranao, hindi ko naman kayo sinisingil sa pagpapatayo ninyo ng poste diyan sa aking lupa. Ay bakit ako sisingilin? Oh. Kaya walang hindi sila mag Hindi sila malagyan ng kuryente. Ayaw. Tsaka bakit ako doon sa overflight? yung kuryente dumaan doon sa taas ng kanyang lupa.
Tapos sisingilin pa. Sisingil. Bakit ka magsisingil? Sabi niya, oh, eh, meron yung kuryente na andun sa, nagdaan sa aking lupa. Dapat siya pambayaran. Na may mga audience tayo dito, Kuya Mon, eh. Oh. Mga kapatid nating Muslim, narito. Pinanunod tayo sa TV. Okay, yung may TV tayo. Nanunod sila sa atin habang nagpo-programa tayo. Alam mo bakit? Kasi na-assign ang daddy ko sa Marawi nung araw. Hmm. Dan sala nung araw yan. Grade 2 ako nung ma-assign ang daddy ko. Cavalry captain siya noon, kapitan. Tapos yung sa Malabang, doon din, na-assign din ng daddy ko. Kaya alam no, alam ko, meron ang hinuli yung daddy ko noon. Eh, cattle rustling ang ano ito, ang sinampang kaso doon sa Maranao. Sabi niya, hindi naman ako nagnakaw, hindi man ako nagnakaw ng kalabaw. Kalabaw. Baka, sabi niya ba? Bakit? Eh, nakita ko yung tali. Hinila ko yung tali. Sumama man yung baka. Sumama yung baka. Oh, eh. Hindi ko man kasalanan yan. Tihi. Hindi yan ninakaw. Yung tali. Ano mo sasabi mo dyan, Alin? Magandang hapon po sa inyo lahat. Tawa yung mga na audience natin dito eh. Mga taga saan daw po kayo? Oh. Saan daw? Hindi kita marinig. Taga Lanao del Sur daw sila. Lanao del Sur, may sakop ng Marawi yan. Sakop ng Marawi, ha? Sakop yan. Oh. May taga Davao din daw. Mga yung mga taga Davao, sa Piapi sila nakasira. Yung Lanao del Sur. Yun, Lanao. Yung kasi, predominantly Christian yan. Yung Lanao del Sur, predominantly Muslim yan. Yeah. Ayun. Noong araw, panahon ng dati ko, isa lang ang Lanao. Lanao lang, Lanao. Malabang Lanao. Dansalan, Dansalan City, Lanao. Yan. Ayun. Sige, okay. Speaking of mga kaubayan nating Muslim, ito, mga OFW naman. Ang tatalakayin natin, mga nagtatrabaho sila sa Riyadh, Saudi Arabia. Aba, mahigit 20 itong dumulog sa atin, Kuya Mon. At dahil nga daw dito sa pandemya, nawalan sila ng trabaho lahat. Yan ang sabi nila. At humihingi sila ng saklolo sa atin para tulungang mapauwi na. Ano pa nga naman daw ang gagawin nila sa Saudi? Wala nang trabaho, wala nang makain, kaya ano nga, nagkakalkal sila ng basura. Ako po. Para yung matira. Polo do, Philippine Overseas. Mga tira-tirang pagkain. Sige nga, panoorin ho natin. May pinadalang video po itong mga kababayan nating OFW. Narito po. Kami po ay nandito sa Riyadh, Saudi Arabia. Kami po ay nananawagan about po sa amin na pag-uwi sa Pilipinas dahil po terminate na po kami ng aming employer na siyam na buwan lang po ang aming trinabaho dito sa Riyadh. Ngayon po problemado po kami sa aming food allowance at nawala na po kami makain dito. Sana po matulungan niyo kami sa pag-uwi namin dahil po pagka nagpa-follow up po kami sa opisina namin, wala po silang may ayos na sagot sa amin kung kailan po yung pagpapauwi sa amin. Ang mahirap pa po, tumawag po kami sa Embahada ng Pilipinas dito sa Riyadh. Ang sinagot lang po sa amin, sa Polo daw po kami pumunta, na nasa Polo na po kami kanina, na hindi naman po kami na-entertain. Kaya nga po kami humihingi ng tulong sa inyo na matulungan niyo po kami sa aming pag-uwi dyan sa Pilipinas para po makatulong na kami sa aming pamilya dyan sa Pilipinas na sa amin ang din po umaasa. Yun. Yun, Kuya Mon. Oo. Pinangakuan sila nung ma-terminate
Sabi, sige, wala tayong magawa, terminate na kayo lahat, at bahala na daw yung si employer mag-proseso nung pagpapauwi sa kanila. Pero hindi naman daw tinupad. Hindi ba sila lumapit sa Apollo? Lumapit, ayun, yung kwento nung isa kanina, galing siya sa Apollo. Okay. Pero ala naman daw silang malapitan doon. Bakit? Wala na daw makatulong sa kanila. May sinasabi pang naka-ano, skeletal force. Yung tanggapan ng Apollo. So wala masyadong mag-entertain sa kanila. Ako. Kaya bumalik. Bumalik ulit doon. Sama-sama sila sa isang barracks itong mga kalalakihan. Yung Apollo, yung Philippine Overseas Labor Office. Baho din ng embassy ng RIA, ng Saudi Arabia. Yes. Ha? Wala rin daw. Wala rin daw talagang. Kaya pag-asa na lang daw talaga nila, eh nag-video para ipadala sa Isumbumo kay Tulfo. Ako po. Para daw marinig sila. Dito pa manggagaling yung tulong sa Pilipinas. Hindi yung mga do, hindi daw doon. Siguro yung mga tiga, yung mga tiga embassy diyan, yung Philippine Embassy sa Saudi at saka yung Apollo. Apollo, Philippine Labor Philippine Philippine Overseas Labor Office. Naglalakihan ng mga bayag. Ay siyempre ay pag di ba pag malaki yung bayag mo, hindi mahirap kang lumakad. Kala ko malaki 'yan. Kala ko malaki 'yan. Iba pala. Iba pala ang malaki. Kaya po ito hong si Nika. Ito si Nika po ang ginawang representative ng mga OFW na ito para makarating sa ating himpilan. Asawa niya yung isa doon sa OFW. Narito po ang panawagan ho ng pamilya ni Nika. Ano nga ba yung naging problema nito ni Mr. Giancarlo? Bakit gusto ano, nag-close po yung pinagtatrabahuhan niya, baliwalo po sila, ma'am. Mm-mm. Tapos, ang ginawa po, termination of contract. Kailan yun? Kung hindi ako nagkakamali, ma'am, April or May sila pinapirma ng termination contract. Okay. Sabi, uuwi na sila. Mm-mm. Tapos, edi nagtagal po. Nung nagtagal na, syempre wala na po silang makain. Mm-mm. So, yun, namulot na nga po sila na makakain nila. Mm-mm. Nag-video sila, tapos may nag-trending. Doon naman po nagalit yung company nila na sinasabi, hindi totoo yung gano'n na gawain nila. Kaya naisip po sila na gano'n katagal. Isa pala ito si Giancarlo doon sa mga kumakalat, yung nag-trending sa Facebook na nangunguha ng pagkain doon sa mga basurahan. Yes, ma'am. Yun. At bilang aksyon, dahil tatawagan sana natin Kuya Mon, itong East-West Placement Center. Mm-hmm. Yan yung kanilang agency. Kaya lang, abay sarado din yung opisina ng agency dito sa atin. Pandemic. Yan ang sa pandemic. Dahilan. Pandemic. Oo, kaya ginawa natin, tinadtad na lang natin sila ng email. Sinulat-sulatan natin sila para kulitin na tulungang mapauwi na itong mga workers na ito. No, may mga kopya tayo ng mga sulat natin sa kanila na nagre-reply naman kahit papaano dun sa email natin. Kaya ang resulta, narito po, iba i-report sa atin din ni Nika muli. Narito. Oo, good news. Kailan na po nakauwi? Oo, Sunday nakalapag po sila dito sa Pinas. Bali, naka-quarantine po sila niyan. Saan siya naka-quarantine ngayon? Sa Makati daw, ma'am. Okay, yung expenses naman, sagot ng Makati. Opo, ma'am. Wala naman daw po silang binayaran dun sa swab test niya, dun sa hotel at saka pagkain. Okay naman daw, ma'am. Okay. Yun, nakauwi na, Kuya Mon. Nakulitan eh. Another feather on our cap. Ayan. Yan naman, napabalik natin. Yes. Kasi kinulit-kulit na rin. Hindi tinatanan ni Desa itong East-West placement. Dito po sa Isumbong mo kay Tulfo, mga kaibigan, makukulit po kami. Talagang kapag nagreklamo po kayo, yung reklamo ninyo ay nangungulit kami. Yes. Para mabigyan ng lunas, mabigyan ng katarungan. Solusyon, katarungan. Inyong reklamo. Yan. At yun nga po, nagbunga yung paumulit ni Desa
tuluyan na po napa-away itong mga workers natin. Hindi lang nga natin sila nakausap po yung mon kasi di ba? Alin? Yes. Angel Desa. Dahil Angel lahat, Desa. Lahat ng mga, yung mga reporters ng Isumbong mo kay Tulfo yeah. ay sa kanila Angel. Angel. Angel Desa. Correct. Opo. Angel, at, Angel ka naman. Kasi ikaw yung ikaw yung puno-pinuno ng mga anghel. Yeah. At yun nga, hindi nga lang natin nakausap yung mga workers, Kuya Moy, mga OFW, kasi kailangan silang i-quarantine. Kasi yung standard operating procedure, pag dumating galing abroad, hindi muna makakadiretso sa mga pamilya nila. Quarantine muna kung saan lugar. 14 days. 14 days, yeah. Dalawang linggo. Yes, dalawang linggo. Pero ganun pa man, kahit hindi agad sila nakauwi, masayang-masaya na rin ho ang pamilya nila na nag-aantay sa kanila. Saan sila nakahimpil ngayon? Ano po? Saan sila nakahimpil? Saan sila... Sa Makati, sa isang hotel sa Makati, Kuya Mon. Maraming ngayon, punong-puno yung mga motel, di ba? Kaya yung mga... Quarantine. Yung mga may hilig. Wala nang puntahan. Wala na. Kasi may quarantine eh. Sana daw po mag-quarantine, pwede may ka-roommate. Pwede may ka-partner. Bahawa. O, narito po ang reaksyon ng pamilya. Narito. Mm-mm. Anong reaksyon ninyo dyan na nakauwi na siya? Kumusta kayo? Okay naman, ma'am. Sobrang saya, ma'am. Naiyak nga ako nung sinayin niya sa akin yung sabi nung ano madaling araw niya sinayin yun, ma'am. Tapos binalikan ko siya ng morning, baka nananaginip ako kaho. Tapos sinayin ko na din kanilabyanan ko sa mga tita niya na nag-ano sa kapatid niya. Sabi ko, ito na, sabi ko may ticket na siya, makaka-uwi na siya. Yun po. Buti naman, sabi, buti malakas tayo kay Lord, sabi mo nang ganun. Totoo. Yun. Malakas sila kay Lord. Kaya nakauwi na rin sila. Eh syempre, haluan mo rin talaga ng dasal. Parang panaginip daw. Oh. Kala daw niya ay nananaginip lang siya. Nandito na pala talaga. May kanta kung ito ay panaginip. Sana huwag na akong magising. Oo. Ayan, masayang-masaya ho ang pamilya. Siyempre ho, excited ang bawat isa. Kahit na walang pasalubong, walang uwi, okay lang. Praise ibang pasalubong. Lord. Ibang pasalubong ang dala. Sabi niya, praise the Lord. Praise the Lord. Sige, narito mo ang kanilang pasasalamat. Tapos yun, laking tulong nga din po yung sa inyo, ma'am. Buti nga po yung agency, ma'am, na contact nyo. Thank you po talaga at napansin nyo po yung dinig namin na tulong po sa inyo, ma'am. Dami po nang humihingi ng tulong. Alam naman po namin na busy lagi kayo. At least po, naano nyo po kami, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you po. Yun, welcome! You're welcome. Wala pong ano man. At saka magaang na magaang yung ating pakiramdam pag mayroong bumalik sa atin, nagpapasalamat dahil natulungan natin sila. Yun, di ba? Yes. Sarap ng pakiramdam natin. Yes. After quarantine po, so dire-diretso na kanya-kanya yung iwaiwalay kasi ng probinsya. Itong ating mga kababayan, yung mga OFW. At sagot po ng sponsor ng OWA. Yung kanilang pamasahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Yes. Oo, sabi ko nga kanina, bagamat walang pasalubong para sa pamilya, at least ay nakauwi ng buhay. Buhay. Yan. Mahirap, nakauwi ka nga. Nakauwi ka nga, maraming pera, pero nasa kahon naman. Kahon ka na. Oo. Si Mrs. lang ang may pasalubong dyan, sigurado. Siyempre. Mrs. 2 years din yung kontrata na yan. Babaha. Ikaw, Alin, ano ito? Bakit ka tawa ng tawa? Kasi masaya lang dahil masaya na rin si Mrs. Ay,
Alam mo naman ang mga misis natin, talagang nag-iyak, nananalangin na makauwi na si Mister. Ayan, so salamat, no? Ay, Desa, Angel Desa, good job. No? At salamat na rin dito sa agency, sa East West Placement Center, at dun sa mga nag-sponsor ng pamasahe at saka yung pagka-quarantine nila. Thank you so much. Ayan. Yun. Sige. Alright. So, pasok ko pa. Habol ko pa ba ito isang sumbong natin? Siguro, mabilis na lang, Kuya Mon. Itong reklamo laban sa Kalodge Trading. Kalodge Trading. Oh, Kalodge Trading gawan ito ng mga pampaganda eh. Pampakinis, mga rejuvenating. Yun, no. Kalodge. Factory. Anong spelling? Kalodge. K-A-L-A-J. Kalodge. Kalodge Trading. Kinakaltasan daw kasi itong mga empleyado ng 4,000 hanggang 2,000 kada sweldo. Para ano yun? Saan yun? Oo, 50,000 pesos daw ang losses ng kumpanya. Sa kanila pinababayaran yung losses. My God. Ano Oo. Kalit-lit daw ng sweldo nila. Kakaltasan pa ng ganung halaga. Ano na nangyayari? Pagkano ang sweldo nila? May iba, may below minimum, may iba minimum. Oh, at siyempre may mga deductions pa yan, Kuya Mon. Malita lang matitira. Kaya nga nagreklamo sila. Tapos hindi nga klaro, bakit ano ba hindi deduction na yan? Kaya humingi na ho ng tulong sa atin itong mga manggagawa na kinakaltasan sa sweldo. At ang action po natin, shortcut na ho natin ha, mas ubusan tayo oras. At ginawa ho natin, kinausap po natin yung mismong may-ari. Doon tayo, Viola, sa clip number 3. Doon ho sa pakikipag-ugnayan natin doon sa may-ari para i-resolve na lang itong problemang ito. Narito po. Ang anong pong ano ay co-terminus. Pag po kami kaming order, marami po kaming tao. Pag po konti po. Pero po, sabi ko naman sa kanila, pag po ano, pag po dumami naman po ang order, pwede naman malis ulit. District lang po kasi magkakatapusan at bago po magkatapusan magbigay na yan. Okay, okay. Sige po. Tapos ngayon sir, dahil nagsubong ito dito sa amin, ano po ba yung magiging desisyon ng company ninyo? Kasi po, yung iba po dyan, meron din mga nagawang labag sa company pali. Sa naman ano, willing naman sila na bumalik. Yun nga lang, may mga proper ano din po na process. Procedures na dapat silang sundin. Yung iba dyan, may sweldo pa talaga. At yung iba, ibabalik naman yung 2,000. Sweldo. And then magkaroon na rin po kami ng dialogue together with the team leader. Yun! Ibabalik ko yaman sa sorry na lang. Yung mga nakaltas. Yung mga nakaltas, sosole. Oy, nako. Oh, kasi nagsumbong nga sila sa atin. Ilang buwan? Oo, ayaw nila. Nasilip kasi. Ilang buwan yung nakaltas? Parang mga nakadalaw o nakatatlong kaltas na yata eh. Kaya isosole daw ni Amo. Ha, itong kinaltas sa kanila, may-ari si Mr. Honesto Ojeda. Kaya naman, malaking bagay, masaya. Itong mga manggagawang ito dahil para lang sila nag-savings. Mababawi nila yung perang kinaltas sa kanila. Abutin. Yun. So, thank you. Number 4 na lang yung pasalamat nila. Kaninang umaga yung mga pera ninyo? Ano reaction ninyo na nabawi ninyo yung dapat talaga na nasa inyo at the very first place? Ayun, ma'am. Sabi sa pakiramdam kasi pinagtaguran una-una. Mm-hmm. Dugot pawis po yung pinuhunan po namin doon. Mm-hmm. Wala naman po silang masabi about doon. Kasi hindi na po sila hindi rin po kami kinausap doon. Nasasakyan lang po. Bali, doon nga po sa tinatawag nating leader, doon lang siya po yung nag-assist para ibigay sa amin yung pera. Masaya naman kayo na nakuha ninyo yung pera, no? Yes po, ma'am. Claims ninyo, masaya naman ba kayo? Kasi papalit nakahingi naman na kayo na loob. Before ba, hindi ba binibigay sa iyo? Ayaw. May kakaltasan pa nga kami noon po, hindi kami nagreklamo. Hindi ko namin inagawa. Tapos lang pasalamat yung bang kasamahan namin kanina kasi nga, nagulat din sila bakit na ibalik. Binalik na din sa iyo? Oo, yun.
So in short, dahil nagreklamo kayong pito dito sa amin, nadamay na rin yung iba. Kasi dosi kayong binabaw. Masayang-masaya na itong mga manggagawang ito dahil naibalik na ito yung pera. Ano yung mga pinalta sa kanila, alin? May 2,000, may 4,000. Para saan daw? Yun yung losses daw ng kumpanya. Ay, tarantadong. Bakit ipapasa doon sa... Losses daw, oo. Eh, siguro, medyo hindi kumita. Eh, gusto niya kumita siya. Oh, eh, sagot. Pinaano niya sa mga tao niya. Pinakarga niya sa mga tao niya. Eh, dahil nakapagsumbong sa mga complainant, oh, so, ibinalik. Buti na lang, may nagsumbong. Mm. Diba? Yun. Okay. Salamat. Kailangan ko nakakita ng empleyado, yung employer na yung kanyang losses, yung kanyang lugi, ay pinapasa doon sa mga empleyado. Yun. Ayan. So, salamat sa tiwala na itong mga manggagawang ito. Tito Kala Trifta, Trivna, Dinggalan. Maraming salamat sa mga kasamahan niya. Alright, Kuya Mon, paano ba yan? Time's up na tayo. Okay. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay ho sa amin. Bukas po, makasama na ho natin si Bon. Talagang hindi umabot dun sa kanyang fieldwork eh. Bukas kasama na ho natin siya. Maraming salamat. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po yung original na kuya ng bayan, si Mon Tulfo. Bye! Pagtanggol ng nahabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, pagtanggol ng nahabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat paun. Walang witness, lahat na soap, we never acted like a goon. Daw ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambing. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests are not